Good day sa inyo lahat, mga boss madam. Ito po ang ikalawang araw sa pagpuon ng gabay dito sa bahay ni Mang Fred. Ang gagawin ko pala for today's video ay ang mga partition para sa gabay ng hagdan. Naputol ko na pala kahapon yung mga bakal na kakailanganin ko para dito. Kaya ang gagawin ko na lang ay gagatlaan ang bawat isa nito. At na-layout ko na rin pala ito kahapon para tutok na lang ako ng tutok. Sukat, layout at putol. Yan ang tatlong mabisang paraan na kapag gumagawa ako ng fabrication. Nagputol na rin pala ako kahapon para sa mga ikakabit kong partition sa itaas. One by one tubular po pala ang kinakabit ko sa pinakaloob nito. At malapit ko nang itong matapos. Kaya tara, sa itaas na tayo. Ayos! Tubular one by one din po pala ang kinakabit ko para dito. Ginamitan ko na rin po pala ito ng level bar para sumablis ang proseso. Dinivide ko lang po ito sa lima at maganda naman po ang kinalabasan nito. Sa pagtatrabaho, hindi rin pala may iwasan na may mahuhulog sa'yo. Hindi naman ako nag-alala. Accurate pa rin niya, panigurado. Baka inko yan. Inko, baka naman. Huwag niyo akong masyadong pansinin sa mga sinasabi ko. Sa totoo lang, wala talaga akong matapik. Ang bilis ko eh, no? Nakapass forward kasi. At mabilis ko nga palang napaikutan ito ng mga tubular. Dahil sa inabang ko na nga ito sa kani-kanilang pwesto. Nakapag-layout na rin pala ako kahapon, kaya tutok na lang ako ng tutok. Ito, unti na nga lang ay matatapos ko na ang paglalagay nito. At ang huling spark, ang magiging hudyat para magpahinga muna ako. Ang pugi ko pala pag napapagod, no? Pahinga lang ako saglit, tas bakbaka na ulit. Nilagyan ko nga pala ito ng brace na one by one dahil sa ipukulwild ko na to maya-maya. Kailangan ko na pala dito mag-ninja mask dahil mapapasabak na naman tayo sa pagpupul weld. Salamat nga po pala kay Boss Archie sa pagbigay sa atin ng welding goggles na to. Inilapit ko na pala sa akin na pinakasawsawan ng nozzle. Ito ang nagsisilbing protekta sa nozzle upang hindi agad madikitan at maiwasan ang pagbara nito. Ang kagandahan din po pala sa machine na ginagamit ko ay tuloy-tuloy lang ang paggamit nito. Hindi kagaya ng portable welding machine na ismaw ay pag naubos na ang stick na ginagamit mo ay papalitan mo rin agad. At speaking of naubos, medyo napahiya ako rin ha. So tara, samahan niyo ako magpalit. At ito nga po pala yung itsura ng pinakabali niya. May timbang nga po ito, 1 kilo. At may sukat na 0.9mm. Ito yung anak, ito nga po yung tatay. Yung nagginawa kong kapitan ng extension. Imbis na itapong ko, ay napakinabangan ko pa. At kapag naubusan nga ako ng bala, ay may natitirang 2 metro. Hindi nga lang ito mapapakinabangan dahil pag tinupi mo ay napuputol ito agad. Kaya kapag natanggal ko na, ay diretso basura na ito. At ito nga, ay ilalabas ko na ang pinakadulo. Sinasagad ko nga pala ang takbo ng wire. At lumabas na nga ang pinakadulo nito. Ibabalik ko na ang pinaka-contact tip. At kapag kinabit pala ito ay kailangan mahigpit para hindi magtalon-talon ang welding kapag ginamit mo na to. Sinunod ko na nga palang ikabit ang pinaka-nozzle. So tara, bakbaka na naman. At may nagtanong nga pala sa pinakaunang video ko sa paggawa ng gabay. At ang tinanong niya ay, ano daw ba yung ginagamit kong welding machine? Hindi naman masyadong halatang hindi tinapos yung video ko. Sa pagkakaalala ko nga ay, sinabi ko yun ng bandang 3 minutes and 40 seconds na ginawa kong video sa unang araw na paggawa ko ng gabay. At dito na nga ako sa bandang likod magpo-pull weld. Nagpatong lang ako rito ng 3 1x1 para sa magiging tapakan at inispatan ko na rin ito for safety na rin. Magmamali Spiderman lang ako dito saglit. Hindi ko kasi ito kayang i-full weld nang nasa ibaba ako. At hindi rin ako si Elastic Man para habaan ng kamay ko. Ang taas-taas kaya nito. Ang sarap sa tenga ng tunog, no? Para kang nagpiprito ng bacon. Oops! Tignan natin sa kaliwa at sa kanan. Baka merong naiwan. So tara, sa gabay ng hagdan naman tayo. At patapos na nga ako mag-full weld, ang next step ay grinding. At pagkatapos ka ng grinding, ay dinaanan ko rin nga pala ito ng liha. At ang pinakahuling kaskas, gabay na maangas. At ito na nga po ang resulta, mga boss madam. Napakaganda! Simple lang ang design, pero napakalinis tignan. At ito po pala ang pinakagabay ng first floor. At si Tatay Fred po pala ang nag-isip ng design na yan. Sana po nag-enjoy kayo. Maraming salamat po sa panonood.